Sige po, tayo pong lahat ay magsitayo. Tayo po ay manalangin. Father God in heaven, pinupuri ka po namin ngayong umaga. Kinikilala po namin, Panginoon, ang iyong kadakilaan sa buhay ng bawat isa. Salamat, Panginoon, sa kabutihan mo nga po, Panginoon. Lord, tunay po na walang katulad, walang kapantay ang iyong pagmamahal sa bawat isa sa amin. Lord, sa umaga pong ito, nagpapalinis po kami. Hinihingi po namin, Panginoon, yung kapatawaran, Panginoon, sa mga kasalanan na aming nagawa, Panginoon. Kasalanan na aming narinig, kasalanan po na aming nagawa, aming nasabi, Panginoon. Patawarin mo po kami, Panginoon. Maging, Panginoon, sa mga pagkakataon na kami ay nagkukulang sa iyo, Panginoon. Hinihiling po namin ang iyong paglilinis sa puso ng bawat isa sa amin. Patawarin mo po kami, Panginoon. Lord, ikaw po yung Panginoon namin na mapagpatawad. Salamat, Panginoon, sa kapatawaran po na ibinigay mo po sa bawat isa sa amin. Lord, ngayong umaga, patuloy po na nagpapasalamat kami sa buhay, sa kalakasan, sa pag-iingat mo, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa pagising mo sa bawat anak mo na nandoon, Panginoon, ang desire ng bawat isa na ikaw ay mapapurihan namin ngayong umaga, na ikaw ay maitaas po namin, Panginoon. Lord, ikaw yung tunay na nakakasiyasat, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Ikaw, Panginoon, ay nakakaalam ng mga pinagdadaanan namin, Panginoon. Pero Lord, ang sabi mo po, huwag kami mag-atubiling lumapit sa iyo, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa access na ipinagkaloob mo po sa amin upang kami, Panginoon, ay makalapit, Panginoon, sa iyong dakilang pangalan, O God. Lord, salamat po sa mga katugunan sa aming mga panalangin. Salamat, Panginoon, sa kagalingan, sa mga karamdaman, Panginoon. Lord, ngayong umaga, sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang kabuuan ng aming gawain mula po sa praise and worship hanggang sa matapos, Panginoon, ang aming pagsamba sa iyo, Panginoon. Sa iyo po namin ito ipinagkakatiwala, O God. Lord, sabi mo rin po sa Jeremiah 17:7, mapalad ang mga taong nagtitiwala at umaasa sa iyo. Kaya Lord, buong puso naming ipinagkakatiwala ang aming pagsamba at pagpupuri sa iyo ngayong umaga. Maging, Panginoon, ang aming sitwasyon, Panginoon. Ano man po, Panginoon, yung aming laman ng puso, Panginoon, ipinagkakatiwala po namin ito sa iyo, Panginoon. At dalangin po namin, Panginoon, yung goal namin, Panginoon, sa mga oras na ito, ay masamba ka namin, Panginoon, ang aming buong puso, isipan at kaluluwa, Panginoon. Makasamba kami, Panginoon, sa katotohanan, Panginoon, upang lubos ka po naming makilala, Panginoon. Lord, sa umagang ito, Panginoon, sinasaway po namin, Panginoon, sa pangalan ni Jesus, anuman po yung gawa ng kaaway, hindi mo po hahayaan na makagambala, Panginoon, sa bahay sambahang ito, Panginoon, maging sa mga kapatiran, Panginoon, na nasa online, Panginoon, yung distraction, Panginoon, alisin mo po, Panginoon. Makapokus po ang bawat isa, Panginoon, na ikaw lamang, Panginoon, ang sasambahin at pupurihan namin ngayong umaga, na maibigay po namin yung pinakamataas na papuri sa iyo, Panginoon, ngayong umaga, O God. Lord, patuloy po na sa iyo namin ibinibigay ang pinakamataas na papuri at pagsamba. Ito lamang po, Panginoon, ang taming langin sa matamis na pangalan ni Jesus, na aming Diyos sa tagapagligtas. Amen. Amen. Yan, isang malakas na palakpak sa ating Panginoon. Malakas na po yan. Paano daw tayo pumalakpak? Dapat sa taas. Hallelujah! Dahil ang ating Diyos ay siyang itataas natin ngayong umagang ito. Sabi mo sa katabi mo, may gagawin ng Diyos sa buhay mo.
Ay, wala pala katabi si Pastor. Sige po, sa likod. Sabihin mo, may, or kaya sabihin mo sa sarili mo, may gagawin ng Diyos sa buhay mo. Yan, may gagawin ng Diyos sa buhay natin. Yung mga kasama natin sa online, may gagawin din ng Diyos sa buhay mo. Hindi aksidente na na-browse mo ang gawain ito dahil may gagawin ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Amen! Amen. Naririnig po ba ako dyan sa likod? I-claim mo sa sarili mo ngayon na may gagawin ng Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Woo! May gagawin siya. Panginoon, may gagawin ka. May gagawin ng Diyos. May gagawin ng Diyos. May gagawin ng Diyos sa buhay mo. Parang walang ginagawa ang Lord, ah. May gagawin ng Diyos. Ipakita natin sa Panginoon na may gagawin siya. May gagawin ng Diyos sa araw na isa't pa. May gagawin ng Diyos. May gagawin ng Diyos. Tama. May gagawin ng Diyos sa buhay mo. May gagawin ng Diyos. May gagawin ng Diyos. May gagawin ng Diyos sa araw na ito. Mahahayag ang kanyang kaluwalhatian. Mahahayag ang kanyang kapangyarihan. Ihanda ang puso ay siya'y purihan. Siya'y ating sambahin. Siya ay may gagawin. Pagkat ito ang araw. Pagkat ito ang araw na ano? Nagawa ng Diyos. Awitan natin siya, purihin natin siya, ibagdiwang kabutihan niya. May gagawin ng Diyos! May gagawin ng Diyos! Ano? May gagawin ng Diyos! Saan? May gagawin ng Diyos sa buhay mo. May gagawin siya! May gagawin ng Diyos! May gagawin ng Diyos! May gagawin ng Diyos sa araw na itaas ang kamay! Mahahayag ang kanyang kapangyarihan. Mahahayag ang kanyang kapangyarihan. Ihanda ang puso at papurihan. Siya'y ating sambahin. Siya ay may gagawin. Pagkat ito ang araw! I-claim natin! Pagkat ito ang araw na ano? Nagawa ng Panginoon! Hallelujah! Awitan natin siya. Purihin natin siya. Ibagdiwang kabutihan. Pagkat ito ang araw! Minsan pa! Pagkat ito ang ano? Nagawa ng Diyos. Awitan natin siya. Purihin natin siya. Ipagdiwang kabutihan niya. O mga kababaihan na nga, mga kababaihan! May gagawin ng Diyos. Kababaihan! Narinig ka? Nasaan? Sa buhay mo. Ano pa? May gagawin ng Diyos. May gagawin ng Diyos. May gagawin ng Diyos sa buhay mo. Isa pa! Kabataan! May gagawin ng Diyos. Ang kabataan! Gustong marinig ng ating Panginoon. Sa buhay mo. Isa pa! May gagawin ng Diyos. May gagawin ng Diyos. May gagawin ng Diyos. Lahat tayong lahat mga kalalakihan! Huwaya mo! May gagawin ng Diyos. Mga kalalakihan nasaan? Ay, tatalwa na pala. May gagawin ng Diyos. May gagawin ng Diyos. May gagawin ng Diyos. Minsan pa, may gagawin ng Diyos sa buhay mo. May gagawin ng Diyos. May gagawin ng Diyos. May gagawin ng Diyos sa buhay mo. May gagawin ng Diyos. May gagawin ng Diyos. May gagawin ng Diyos. Lahat! Sisigaw, sumigaw, huw, sagala, ay! Ang lahat ng nilalang, anong gagawin? Purihin ang Diyos lang, may minsan pa! Sumigaw, sumigaw, huw, sagala, ay! Ang lahat ng nilalang, purihin. Wagas! Wagas na papuri sa kanya ay ibigay. Awitan siya, purihin siya, luwalhatiin siya. Lahat sisigaw ha! Sisigaw sa Panginoon! Sumigaw! Woo! Sa gala! Ang lahat ng nilalang puri. Sumigaw! Sumigaw! Sa galak! Ang lahat ng nilalang
awitan siya, purihin siya, luwalhati. Wagas na papuri! Wagas na papuri sa kanya ay ibigay. Awitan siya, purihin siya, luwalhati siya. Sumigaw! Sumigaw! Woo! Sa galang, ay! Ang lahat ng nilalang, purihin ang Diyos ng pagkakalang. Minsan pa, sumigaw! Itaas ang kamay! Sumigaw! Woo! Sa galang, ay! Ang lahat ng nilalang, purihin ang Diyos ng pagkakalang. Sumigaw! Sumigaw! Woo! Hallelujah! Hallelujah! Yes, Jesus Christ! Oh, Panginoon, tunay nga, Lord, na may gagawin ka sa buhay namin. Pagkat ang wagas mong pag-ibig ay aming nararanasan. Kaya karapat dapat, Panginoon, na wagas na papuri ang aming ibigay sa iyo. Mahayag ang iyong kalwalhatian sa buhay namin, Panginoon. Pagkat lahat ng bagay, walang mahirap sa iyo, Panginoon. Walang bagay na imposible sa iyo, Panginoon. Pagkat maraming beses pinaparamdam mo sa bawat isa na hindi kami mag-isa. Sa mga panahon na kailangan namin ng kalinga, Panginoon, ang yakap mo, Panginoon, ang aming natatagpuan. Higit ka, Panginoon, sa mga kailangan namin. Lord, iparanas mo sa bawat isa na narito ngayon, maging nasa online, ang iyong pagsama, ang iyong paggabay, ang iyong pagmamahal, Panginoon. Samahan mo kami sa awiting ito, Panginoon. Dinggin mo ang awit ng aming mga puso. Oh God. Higit sa aking kailangan. Higit sa aking karanasan. Damhin natin ang sinasabi ng awit. Higit sa kaya kong isipin, ay kaya mong gawin. Higit sa aking kalakasan, ni minsan ay hindi na. Higit sa kaya kong isipin, ay kaya mong gawin. Bawat araw. Bawat araw ko ay hawak mo. Di mangangamba sa piling mo. Walang mahirap sa'yo. Opo, Panginoon. Walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Higit sa aking kailangan, higit sa aking karanasan, Panginoon. Higit sa aking karanasan, higit sa kaya kong isipin. Higit sa kaya kong isipin, ay kaya mong gawin. Higit sa aking karanasan, Panginoon.
sana hindi nagkulang. Iparanas mo sa amin, Panginoon. Higit sa kaya kong isipin ay kaya mong gawin. Banggitin natin. Bawat araw ko ay hawak mo. Di ba walang imposible, walang imposible sa'yo. Sabihin natin sa Panginoon, walang imposible sa'yo. Ikaw ang Panginoon, ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang imposible sa'yo. Minsan pa sabihin natin, walang mahirap! Walang mahirap sa'yo. Panginoon, nakikita mo ang puso ng bawat isa. Nakikita mo ang aming nararanasan. Pero patuloy mong pinaparamdam na walang mahirap sa'yo pagkat ikay buhay. Walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Naririnig mo kami, Panginoon. Hallelujah. Yes, Jesus. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo. Di kayang ilarawan ang kadakilaan mo. Kulang ang natulad, kulang maging mga salita upang ihaya ang kabutihan mo. Awitin ko man, Panginoon. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo. Di kayang ilarawan ang pag-ibig mo. Ilarawan ang kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang ihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Ngayon mga kapatid, sa kinatatayuan mo, patuloy tayong umawit. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo. Lahat ng awit sa mundo.
kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang ihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala kang katulad. Wala nang ihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad, Panginoon. Wala kang katulad, sabihin natin sa Lord. Wala nang hihigit sa'yo, Panginoon. Wala kang katulad, wala kang katulad, Panginoon. Wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Ikaw ang Diyos, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang ikaw ay Diyos. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Sa habang panahon, wala kang katulad. Sa habang panahon, wala kang katulad. Patuloy namin ipinabalik sa iyo ang mataas na papuri sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, amen. Dito po sa aklat ng Nehemiah chapter 11 verses 1 and 2. Nehemiah chapter 11 verses 1 and 2 ang teksto na ating pagbabatayan ngayon pong umaga. Tan lamang po ito sa talata. Nehemiah chapter 11 verses 1 and 2. Ito po ang sinasabi ng mga talataan. Verse 1. Ang mga pangunahing mamamayan ay doon tumira sa Jerusalem. Ang mga iba na may nagsapalaran upang sa bawat 10 pamilya ay kumuha ng isang titira sa banal na lungsod na iyon. Ang hindi nagkapalad na siyam ay doon naman nanirahan sa iba't ibang bayan ng Juda. Verse 2, sino mang magpasyang tumira sa Jerusalem ay pinupuri ng lahat. Pinagpala ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mga salita. Saglit po tayo na manalangin. Father God, lubos kami na nagpapasalamat sa napakalaking pribileyo na ikaw ay sambahin sa Espiritu at katotohanan. Salamat sa mga kapatiran, on-site man or online, naroon ang bawat isa na nakatutok sa pakikinig ng iyo pong mga salita na amin po na pagbubulay-bulayan ngayon pong umaga. Hiniling po namin, Panginoon, ang iyo pong pangunguna sa aming pag-aaral ng iyong mga salita. Limitado ang aming pong karunungan. Hiniling po namin na masangkapan ng bawat isa sa amin ng ibayo pang katalinuan na nagmumula, Panginoon, sa iyo upang makaunawa ng iyong mga salita. Kung sa amin pong mga pag-aaral na gagawin, ay meron kang gustong baguhin sa amin pong buong pagkatao,
after namin na ma-realize ang mga turo mo, O Panginoon, malaya ka na kumilos at baguhin ang aming pong pagkatao. Nais po naming Ama na magpasakop sa iyo pong kalooban na sa aming pong pag-aaral, ikaw ang siyang matanghal, O Panginoon. Ikaw ang siyang maitaas. Hiniling po namin ang katagumpayan ng aming pong pag-aaral sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. Kakaupo na po ang kapulungan. Okay. Sa magandang maga po sa inyo pong lahat. Yan. Okay. Ngayon pong first Sunday, not sure kung ito po ang una at huli ng tatayo ng Sunday ng September. Sapagkat may mga naka-schedule po na mga pupuntahan. Third Sunday po ay anniversary ng tawag ito. Ano nga ba? Nasaan si Mami? Anniversary po ng Bawan sa third Sunday. Ang second Sunday po ay nasa Payapa po kami. Ako pala. Tapos last Sunday, exam po ni Jack. Hanggang ngayon, di pa po alam ni Jack kung saan yung school na kanyang pag-e-examan. Sama niyo po sa prayer. At nagpaplano po kami at sa panalangin na kaming dalawa ang luluwas ng Saturday para maganap po yung lugar na kanya pong pag-e-examan. At Sunday, maghanap po ako ng church na madadaluhan po doon. Papaalam po ako sa LCC, papaalam kami at sa inyo po ang last Sunday po namin. Sama niyo po sa prayer, loobin ng God na makapasa po sa let licensure examination for teacher ang Jack LB. Loobin ng God. Okay. Dito po sa ating pag-aaral sa Nehemiah chapter 11 verses 1 and 2, continuation ng chapter 10 na kung saan maraming mga Israelita ang nakapagbibigay ng karangalan sa Panginoon sa pamamagitan ng kanilang mga paglilingkod na ginagawa. Una sa Panginoon at pangalawa sa kanilang bayan. Ang bansang Israel na sa kanila pong mga paglilingkod na ginagawa, may ilang bagay o maraming mga pagkakataon na binabasa natin ito, may mga natututunan ho tayo. At doon sa chapter 11, ating matutunghayan, bakit ang daming mga angkan na nasa listahan? Hindi po natin ititrace saang angkan kagaling. Kundi ano ba yung mga matututunan po natin mula doon sa mga talataan na mga tutunghayan po natin? Nehemiah chapter 11 verses yung buong chapter po na ito. Pero yung binasa lamang po natin ay chapter 11 verses 1 and 2. Sa buhay po natin, marahil may mga natatanggap tayo na mga challenge sa buhay. May mga pagsubok at kung paano natin tatanggapin, kung paano natin haharapin ang mga challenges na ito sa ating pong buhay. May mga pagkakataon na talagang kumakasa tayo doon sa challenge na iyon. At sa mga pagkasa natin sa challenge, maraming mga pagkakataon na tayo ay nagtatagumpay. Bilang isang mananampalataya, nung ikaw ay natagpuan ng Panginoon mula sa kadiliman tungo sa kaliwanagan, nung tinanggap natin yung challenge by the grace of God, ikaw ngayon ay nagpapatuloy ng mga paglilingkod sa atin hong Panginoon. Yung challenge na ito, mga kapatid, ay hindi naman po natatapos. Yung challenge sa ating pong buhay, sa bawat araw ng ating pong buhay, meron pong mga challenge na kinakailangan ngang harapin. At mahaharap po natin ang mga bagay na ito sa tulong ng atin hong Panginoon. Challenge sa pag-aaral, challenge sa paghahanap ng trabaho, challenge sa panahon na ikaw ay nagtatrabaho na,
challenge sa kurso na iyong hahanapin o kukuhanin pagdating mo ng college? Challenge sa buhay natin bilang pumasok sa buhay mag-asawa? O marami pa na mga challenges sa ating pong buhay? Yung pong challenge na yon, paano natin tinanggap? Paano natin hinarap? Paatras? O hinarap natin sa tulong ng Panginoon, nakakayanin natin ang lahat ng bagay na ito? Ang mga Israelita, makikita po natin sa kanila na tinanggap nila ang mga challenges sa kanila pong buhay. Tinanggap nila kung paano na sila ay makatutulong na palakasin ang bawat isa sa pangungunan ni Nehemiah, si Governor Nehemiah, sa kanyang mga nasasakupan, kanila na napagtagumpayan ang mga challenges sa buhay. Ang atin nung tema ng pag-aaral, challenge accepted. Challenge accepted. Okay. Ang mga grupo ng mga tao na tumanggap ng hamon, ano po ang kanilang mga ginawa? Challenge accepted. Ang mga tao na tumanggap ng hamon, ito po ang ilan sa mga bagay na makikita po natin na ang mga taong ito na tumanggap ng mga challenge sa kanila pong buhay, pwedeng ang bawat isa po sa atin maging lesson. Pwedeng sa mga pag-aaral na ating pong gagawin ay, Lord, parang idinadalangin ko ngayon, hindi lang parang, idinadalangin ko ngayon na maging kabilang nawa ako sa mga taong ito na tumanggap ng hamon. Ano-ano po ba ang mga ginawa ng mga taong tumanggap ng hamon ito sa kanila pong buhay? Una, sa verse 1 at 2, sa mga talataang 1 at 2, ang ating pong binasa kanina, sila'y mga nagboluntaryo. Sila'y mga nagboluntaryo. Ang mga taong ito, sino-sino yung mga taong ito na tumanggap ng hamon o ano ang kanilang mga ginawa? Sila'y mga nagboluntaryo. Next slide. Next slide uli. At next slide. Okay. Sila'y mga nagboluntaryo. Ang pagboboluntaryo ay, siyempre, hindi naman po yan, pinilit. Ang mga tao na siyang gumagawa ng mga aksyon para sa pangangailangan ng ating pong iglesia ay mga tao na tinawag ng Diyos para magboluntaryo. Isang bagay na atin pong na ipinagpapasalamat. Kung atin pong babalikan ang kalalagayan ng atin pong panambahan o yung building, hindi ko po alam. Kung meron po kayong mga pictures ng mga dati po natin ng church, pwede nyo pong ipasa sa kanina ba pwede? Para po sa preparation ng ating Pearl Anniversary by next year, sa February. Sino ba pwede? Ano po? Ah, sa programmer. Kay Ate Iya, ay pakipasa nyo po yung lumang picture ng church, pati yung lumang picture natin na nandito tayo sa loob ng church. Yung mga payat na payat, mga hindi pa raw uso ang only rice. Kanino ba yun? ano tawag doon? Oh, basta yun. ang mga pisngi ay lubog. Ayan, lubog na lubog. Ang mga pisngi. Okay. At sa panahon noon na yon, hanggang sa ngayon, kung atin pong ika nga lilimilimiin yung mga tao, yung mga itsura ng paligid ng church na ito, makikita po ninyo na ganito pala ang kalagayan ng atin pong iglesia noon. Pero marami pong mga kapatiran, at ang ilan, hindi po natin kapatiran dito, merong burden na
makatulong sa church na ito through yung pledge o kaya naman yung mga tao na alala po namin noong mga ginagawa po ito. Ang pangulo ng paggawain ay ang Tatay Jose at marami yung pagkakataon. Talagang hindi uso ang ano, ang tawag doon, yung upa doon sa paggawa ho nila. Ang upa lamang po ay libre ang merienda, libre ang pananghalian, at ang mga kapatiran nagdadala ng ano, toka-toka. Sa araw na ito, sila ang naka-assign para magpakain doon sa mga gagawa. At yung ang pangungunan ng Tatay Jose, ang mga ilan sa mga kapatiran, magpapanday dito, tutulong, mga voluntaryo na ginagawa ng mga kapatiran. Yan po ay isang bagay na lubos na ipinagpapasalamat ng IRM Ministries Balibago, yung kanila pong puso na makatuwang voluntarily, ino-offer nila ang kanilang sarili para mapaayos, mapaganda ang ating pong panamba, ang ating church building. Kasi hindi ho tayo, marahil, hindi tayo makontento na ito lamang ang kalalagayan ng ating pong church building. At dahil po sa pagtutulungan ng mga kapatiran, isa na po dito ang ating pong tithes and offerings. Sobrang laking tulong na nagagawa ng ating pong ng bawat isa po sa atin, sapagkat from 1993 hanggang kasalukuyan, makikita po ninyo ang talagang development, improvement ng church. Sa mga gamit po natin, yung itsura ng ating church, and even hindi lamang sa church eh, maging sa inyo-inyo pong kasuotan, ay meron na pong mga improvement na nagaganap. Kung nung dati ay, ewan ko, meron ba, Jack, Blaine? meron tiyak. Merong mga pagbabagong naganap at unti-unting magaganap pa sa buhay ng bawat isa sa atin. Dahil alam natin na ang Diyos na ating pinaglilingkuran, dapat yung pinaka-the best na mga paglilingkod ang ating pong ginagawa. Nakita po natin, doon sa mga talataan, ang mga pangunahing mamamayan ay doon tumira sa Jerusalem. Ang iba na may nagsapalaran upang sa bawat 10 pamilya ay kumuha ng isang titira sa banal na lungsod na iyon. Ang hindi nagkapalad na siyam ay doon naman nanirahan sa iba't ibang bayan ng Juda. Sa verse 2, sino mang magpasyang tumira sa Jerusalem ay pinupuri ng lahat. Bakit tumitira doon sa Jerusalem? May mga pagkakataon po na katulad ng na-appreciate po natin ang mga nagboluntaryo na gawin ang atin pong iglesia, yung church building. Ganun po yung mga kalagalagayan ng mga tao na concerned doon sa pagpapaganda ng templo ng ating pong Panginoon. Halos doon na tumira at ang kanilang mga pagsasakripisyo na ginagawa, dito po nararanasan po natin yung sariling bulsa po natin, ino-offer po natin para sa pangangailangan ng ating pong iglesia. Iba't ibang kaparaanan. Meron tayong nakita na pangangailangan sa ganito, ang deal ng God sa iyo, ayon sa iyong prayer at ayon sa iyong conviction, ikaw ang kinakausap ng God para i-provide ang pangangailangan ng ating pong iglesia. Kaya po, yung pagboboluntaryo, simpleng gawain pero ang laki ng impact. Ito pong nakaraan natin na DVBS. Marami pong nag-volunteers na mga teachers. Mga Sunday school teachers, yung mga nag-pledge doon sa mga pagkain. Yung panawagan na, mga kapatid, meron po tayong gawain na ganito,
Tapos, nariyan kayo para tumuwang. Even sa misyon. Yung misyon po, ang pondo ng misyon, mayroon na lamang na makikita ang atin pong treasurer na merong pledge na ganito para sa misyon. Kayo ang mga kinakausap. O ang bawat individual ang kinakausap ng God para matugunan ang pangangailangan ng atin pong iglesia. At dahil po yon sa inyong pag-volunteer. Laging isipin, lagi ho nating tandaan, lahat ng ating pong ginagawa, ginagawa natin ito for the glory of God. Hindi para sa ating sarili, hindi para mataas ang ating pong sarili, kundi bigyan ng karangalan ang pangalan ng ating pong Panginoon at patuloy na maisaayos, lalo na po ang kanyang sanctuary. Kasama po ng mga ipinagkakaloob po natin sa ating pong iglesia, yung naitutulong ng IR Ministries Balibago, may kinalaman sa pangangailangan ng mga workers pa natin. Yung pong tithes and offerings po natin, yung 25% po nito, pino-forward po natin sa district at sa national. May naiiwan sa district, may naiiwan sa national, at yung pong mga naiiwan na yan, natutugunan ang pangangailangan ng distrito maging sa national. Papasalamat po tayo sa Panginoon. Ang IRM Ministries Payapa, patuloy din na pinagpapala ng atin hong Panginoon. Ito pong last month nila, kung di ako nagkakamali, nasa almost 55 yung pumasok sa kanila. Pasalamat po tayo sa Panginoon sapagkat maraming tao, mga buwan talaga na lagi pong deficit ang payapa. Ang IRM Balibago, lubos ang atin din po na pasasalamat sa Panginoon. Ang atin pong financial report, parang last month, nag-a-average tayo ng magkano nga ba, Kuya Onin? Yung last 7 months, nasa 104 ba? 104. More or less 104 in 7 months, monthly, nag-a-average ang income ng church. Palakpakan nga po natin ang atin hong Panginoon. At dahil po doon, yung pong mga pangangailangan ng atin pong iglesia ay talagang matutugunan. Naalala ko rin po noong nagkaroon po ng planning and budgeting pagpasok po ng 2022. Nagkaroon po ng budget na almost 1M ba yun, Ma'am G? 900,000 na budget. Meron pong miyembro ng LCC, hindi ba natin kayang abutin ang 1M? Hindi ba natin kayang abutin ang 1M? So, nag-come up at nagkaisa na 1M ang ating tatargetin. Pero in 7 months, mga kapatid, nasa ilang percent? 70 plus? More or less 70% na po ang na-meet na target. Kung tutuusin, yung 4 months parang mayroong kwenta doon na 200,000 in 4 months mamimit yung target na 1M. Pero kung nag-average po tayo ng 104, aabot po tayo ng 1.2 sa loob ng isang taon. At iyon po ay nakita ninyo, nakita ng bawat isa sa atin, the more na pinagpapala natin ang God, binibless natin ang God, the more na ang blessings will come. At lahat ng iyon, mga kapatid, accounted naman po lahat ang atin pong treasury, or lahat pong iyan ay
pwede pong tanungin ang ating pong treasury at nasaan. At doon po pala sa mga budget po natin, may mga savings po ang ating church. Bakit po nangyayari ang lahat ng bagay na yan? Lahat po ng iyan, mga kapatid, yung voluntary na ginagawa mo, lahat ng iyan, for the glory of God, makita rin po natin kung ano yung, saan napupunta yung finances po natin. Akin pong hihimukin din ang ating pong LCC na maipatiles yung ating pong CR tsaka itong yung lababo dito. Dahil pagka naulan at ginagamit yun, talagang hanggang ibaba, basang-basa. Tapos dun sa CR, mas presentable. Hindi ko lang kung may project ba ang ano doon, wala. Sa Gen Fund. Okay. So, tignan natin lahat na ang lahat ng mga ginagawa o mga nang kaganapan, mga accomplishment ng church, lahat pong iyan dahil po sa tulong ng atin pong Panginoon. At dahil sa iyo na mayroong voluntaryong puso sa lahat ng pangangailangan ng ating pong iglesia. Okay. Pero wag na wag po nating iiwanan ang ating spiritual na kalalagayan. Hindi ko na ilagay dito. Kahapon may na-browse ako from DS ng Bicol. Winner ka nga doon sa mga games. Pero loser tayo doon sa spirituality. Loser tayo pagdating sa pagdalo natin ng church. Loser tayo pagdating sa mga gawain para sa Panginoon. Ang ating tinutukoy dito, mga kapatid, maraming pagkakataon kaya ang ating nagagawang panahon o oras sa mga gadget natin. Ayan na naman, Pastor, gadget ka na naman. Pag isipan mabuti, ilang oras talaga ang nagagawa natin o ginugugol natin sa gadget? Ilang oras talaga ang ginugugol natin kaysa sa pag-aaral ng salita ng Diyos? Kaya pag dumating yung mga problema, pag dumating yung mga suliranin sa ating pong buhay, madali tayong mag-give up. Kasi hindi natin kilala ang Diyos kung sino ba siya talaga sa ating buhay. Na siya yung pwedeng unang-unang yumakap sa iyo, unang-unang magbigay sa iyo ng wisdom, anak, sa kabila ng iyong mga nararanasan, narito ako upang ikaw ay yakapin. Narito ako upang ikaw ay bigyan ng pag-asa. At ang tanging pag-asa po natin, walang iba kundi sa atin hong Panginoon. Kaya po mga kapatid, ang mga gadgets ay hindi naman talaga masama yan. Nagiging masama lamang kung alin ang pinaprioritize ho natin. Yung oras na ginugugol ho natin dyan, tanungin natin kung ano ang mga laro mga apps na yan, ang daming alam. Pero pagka tinanong may kinalaman sa banal na kasulatan, huling-huli sa kaalaman. Kaya po mga kapatid, yung voluntarism, may kinalaman pa rin sa Word of God. Ikaw na mismo ang unang magboluntaryo na, Lord, I volunteer myself na maglalaan ako ng oras, panahon, para sa pag-aaral ng iyong mga salita. Tanggap niyo pa rin po ba ako? Anyway, three Sundays, wala ako dito. Ay, salamat. Ay, salamat, Pastor. Wala si Pastor. Ibibiling ko na lang kay Jack. Hindi. Nasasabihin natin muli ito, mga kapatid. Paulit-ulit po namin na pinapaalaala. Mahal namin ang bawat isa na hindi natin dapat na tawag nito. Mahirati tayo doon sa ganong hindi man lamang kami nagpapaalaala sa inyo.
Meron pa akong isang nabasa na sana ito nga yung sinasabi. Madalas, takot tayo na magsalita ng katotohanan. Kasi iniingatan natin na masaktan ang kalooban ng ating kapwa. Di po ba? Iwas tayo madalas na sabihin natin yung katotohanan. Pero yung katotohanan palang iyon ang siyang makapagpapalaya talaga sa atin. Kaya po mga kapatid, yung mga sinasabi po namin dito, personally, ako po, sinasabi po namin ito ng may buong pagmamahal na ayaw po namin na kayo ay masanay na lahat ng oras ninyo ginugugol po natin sa gadget. Maglaan tayo ng oras ng panahon para sa Kanya. Ang God nga, ibinigay niya ang lahat ng oras para sa atin. Lalo na ang ating Panginoong Hesukristo. Inialay niya ang kanyang buong buhay para sa atin. Tayo, ano yung pwede nating ialay para sa kanya? Sabi ni Franklin Graham, sarap ano? Franklin Graham, o ano man. It was Christ who willingly went to the cross, and it was our sins that took him there. It was Christ who willingly went to the cross. Wala namang ano po eh, wala namang nagsulsol sa ating Panginoong Hesukristo na ipako siya sa krus ng Kalbaryo. Kundi vinolunteer niya ang kanyang sarili na ipako sa krus ng Kalbaryo, at ang krus na yon, mga kapatid, yung pagkapako niya sa krus ng Kalbaryo, yung lahat ng ating kasalanan, yun yung ipinako eh. Yun yung pinasan ng ating Panginoong Hesukristo at ipinako sa krus ng Kalbaryo, nakita ang lahat ng kasalanan na yan, kasalanan po natin yun. Kasalanan natin lahat. Ginawa ng ating Panginoong Hesukristo ang lahat ng ito voluntarily. Lahat ng yan, mga kapatid, dahil sa kanyang dakilang pagmamahal sa iyo. Okay. Nakita natin, mga kapatid, na ang mga Israelita, sila'y mga nagboluntaryo sa lahat ng mga dapat na gawin para mapaganda ang templo ng ating pong Diyos. Pangalawa, sila'y mga kusang loob na nagtrabaho. Sa talatang 15 at 16, 10 to 12, 15 at 16, basahin lamang po natin ang verse 15. Tingnan po natin ang 15. Mula sa Levita, si Semayas na anak ni Hasub at apo ni Azikam, kabilang sa kanyang mga ninuno sina Hashabias at Buni. Kalain mo, no? Sina Sabetal at Josabad, mga kilalang Levita ang namahala sa mga gawain sa labas ng templo. Ang talatang 15 at 16, ang tinutukoy po nito ay kusang loob na sila ay nagtrabaho sa labas ng templo. Sa talatang 10 hanggang 12, ito naman ay kusang loob na nagtrabaho sa loob ng templo. Kung babalik tanawin pa rin po natin, mga kapatid, naalala ko nung araw na nagkaroon po ng mga schedule ng mga paglilinis, general cleaning, na damo, medyo madamo pa, marami pang damo dyan sa harapan, may puno pa ng, dito, may mangga, may alateris, may alas 4, ay, hindi, may yung atis na talagang, hitik na hitik sa bunga. At pagdating ng Sunday ay agaw-agawan. May talisay ba ang tawag doon? Ah, balete ba yun? Balete pala yun. Tapos ang aming basurahan ay maghuhukay ng pagkalalim-lalim. Kaya pagka naghukay kayo ngayon dyan, katulad nung naglibing ng aso, puro basura ang nakita. Okay. Maglilinis ang mga kapatiran, mag-i-schedule ng Saturday, at ang isang na
na appreciate po natin. Isa ang Nanay Esther, lalo na ang Nanay Pila na maglalakad pa mula sa kanila, pupunta dito para maglinis. Yung ganung mga edad. At ang Nanay Bihing, ang kanyang madalas na gawain naman, tagalaba ng mga kurtina. Ayan. Ba't ba yung mga taong iyan ang aking mga naaalala? Then, na-appreciate po natin. Noon pa man, nung sila ay nabubuhay, kinikilala pa rin naman natin. Buhay pa ang nanay, Nanay Pila, buhay pa. Ikaw ah. Sorry. Hindi, ang pinagbatayan ko, yung huli kong mga sinabi kasi. Erase. Hindi na napupuntahan Nanay Pila. Okay. Sino pa ba? Nung panahon ng ginagawa ito, itong tiles, nung nagta-tiles, sila Kuya Efren, na Tatay Leo, ang mga taong iyan ay talagang, mga patay na eh. Then appreciate nun naman ho natin talaga, at even yung kanilang pamilya. Salamat sa buhay nila. Ayun pala, naalala niyang Jack Blen, si Pastor Felix daw, na nagtatanim din ng mga talong, mga gulay Indian, kalabasa. At pagdating din ng Sunday ay kanilang mga pinag-aagawan kung kanino mapupunta yung gulay na yon. Ba't ba tayo napunta sa mga patay? Naalala po natin yung kanilang kusang loob na pagtatrabaho. Yan. Pero hindi kinakailangan na mamatay muna tayo para maalala tayo ng mga kapatid ho natin. Kahit buhay na buhay ho tayo, yan nga, na-appreciate po natin ang lahat ng mga pagbobolontaryo na inyo pong ginagawa. Yung kusang loob na magpupunta sa church, ano ba ang magagawa dyan? Ipagpatuloy, mga kapatid. At napakalaking tulong tunay, mga kapatid, na tayo po ay nagkakaroon ng kusang loob na pagtatrabaho para sa Panginoon. Bagamat naka-schedule ang mga cleaners every Sunday or every Saturday and Sunday, hindi naman po ninyo ginagawa iyan dahil naka-schedule kayo. Kundi ginagawa nyo ang lahat ng iyan dahil isa sa kaparaanan para mabigyan nyo ng kaluwalhatian ang pangalan ng atin ng Panginoon. Baka nga ang ilan sa inyo, medyo malayo pa ang inyong mga nilalakad mula sa inyo pong tahanan, malaking sakripisyo po yun. Ang mga nagpa-practice ng praise team, ang praise team, sa kanila pong mga pagpa-practice, may mga pagkakataon na talagang naglalakad sila. Buti na lang tropahan ang paglalakad. Pero kung mag-isa lamang na maglalakad, hindi ko lang kung makakarating. Uuwi na lang kasi wala man lang kakwentuhan. May mga pagkakataon na sa inyong kusang loob na pagtatrabaho sa ating pong iglesia, hindi kaya minsan napapaiyak ka na lang. Meron pa ba akong kasama na magbo-voluntaryo para sa ganitong gawain? Kasi nag-iisa ka lang eh. Nakaranas na ba kayo na ikaw lang ang naglinis, pero ilang kayo sa grupo? Pag-uwi ninyo, marahil ay naiiyak ka na. Hindi man lang ako pinisinaman ng aming kagrupo. Pero kung iyan ay ginagawa natin for the glory of God, meron joy. Merong joy na iyong nararanasan. Bakit joy? Kasi inisip mo, Jesus ang siyang pangunahin, others ang ikalawa, at ikatlo lamang ang iyong sarili. Jesus, others, yourself. Na kahit na nag-iisa ka lang na nagtatrabaho, ginagawa mo yan for the glory of God. Yan. Naalala ko, ba't ba ako'y puro ala-ala? Okay.
Noong pong nasa kabataan ko pa, dumating din sa aking pagkakataon na maglilinis ng church, talagang mag-isa lang. Hindi ko lang kung sino na ang nakarating sa amin. Halos doble nito siguro yung luwang. Ang paglilinis ay grabe din talaga. Ang upuan ay yung limahan na isang diretsyong kahoy. Tapos, magwawalis ka, magmamap ka. Pero kung lahat ng iyon ay ginagawa mo for the glory of God, kahit mag-isa ka, na-enjoy mo. Na-enjoy mo yun. Pero mga kapatid, wag naman din nating sanayin yung sarili natin na meron na yung isipan na meron namang maglilinis. Marami naman kami sa grupo. Yan. Kung lahat ganoon ang kaisipan, kinabukasan wala pa rin palang naglinis. Meron marahil kung sino yung resident worker. Maaring sila yung naglinis. Maaring sila. Kaya po mga kapatid, yung kusang loob na pagtatrabaho po natin bilang isang Sunday school teacher, bilang naglilinis sa church, bilang sa lahat, yung kusang loob na pagtatrabaho mo, salamat sa iyo dahil hindi ka nagsasawa. Salamat sa iyo na minsan yung kaisipan ay nasa iyo, yun yung kinocontribute mo. Salamat. Kasi maganda yung kaisipan na meron ka. At pag pinagsama-sama po natin yung kaisipan na yan, meron tayong magandang nabubuo. Sa samahan, sa ating iglesia, sa relasyon mo sa Panginoon, nangyayari ang lahat ng bagay na iyan dahil meron kang kusang loob. Bukal din sa iyong kalooban ang mga pagtatrabaho na iyong ginagawa. Okay. Makikita rin po natin sa mga taga-Israelita, ang mga taong ito na ginawa nila, na tinanggap yung hamon, sila po yung mga nanalangin sa Diyos. Sila yung mga nanalangin sa Diyos. Sa verse 17, saan ba ang 17? Kasama rin nila si Matanyas ba? Ay ba yun? O El? Na anak ni Mika at apo ni Zabdi. Mula sa angkan ni Asaf. Siya ang tagapanguna. Verse 17 po ako. Siya ang tagapanguna sa korong umaawit ng panalangin ng pasasalamat. Kasama rin niya sa si Bakbukutas. Ano? Ay ba yun? Bakbukuyas na naging lingkod ni Matanyas. Hindi na kuha yun sa lamin eh. Okay. Ang punto natin dito mga kapatid, sila yung mga nanalangin sa Diyos. May mga kapatiran po tayo, hindi natin alam. Maaring kasama natin o talagang kasama natin sa bawat araw o every Sunday, hindi man araw na nakakasama natin, may mga tao na talagang nakatutok siya sa panalangin. Sa panalangin sa mga kapatiran, panalangin sa mga manggagawa, panalangin sa pangangailangan ng ating iglesia, lahat. Ang Tatay Tabs ay madalas humihingi sa akin ng sino-sino ba ang mga pangalan ng mga manggagawa natin sa distrito at aking isasama sa panalangin. Salamat at na-appreciate po natin na bukod kay Tatay, kayo na nananalangin sa mga manggagawa, lalo na sa ating pong Bishop Nemi, sa kanya pong kalagayang pisikal. Sila'y mga nanalangin sa Diyos. Kailangan po natin mga kapatid ang mga intercessors. Kailangan po natin ang mga tao na siyang mag-i-intercede para sa ating iglesia. Hindi po natin alam ang kalagayan paglabas natin ng atin pong tahanan. Hindi natin alam kung ano ang mangyayari sa atin. Pero doon sa lahat kayo
ang bawat isa sa atin na inaalala nyo ang mga kapatiran sa bawat araw ng ating pong buhay na, Lord, ang mga taong ito, pakaingatan mo sakaling sila ay lumabas ng kanilang tahanan. Maging mga nasa loob ng tahanan, pakaingatan mo sila sa pagtatrabaho sa loob o labas ng kanilang tahanan. Kagabi sa atin, sa naikwento po ng ati Gloria Nasaire, sabi niya, nung bago mangyari yung aksidente doon sa kanyang apo, ipinanalangin niya na sana ang pag-iingat ng Panginoon ang kanilang maranasan. Pero sa kabila ng pangyayari doon sa aksidente ng tricycle, at medyo ninervyos siya dahil ang dumating na balita sa kanya, may putol daw na daliri ba o what, medyo ninervyos siya doon. Then, kumalma siya, nag-pray pa rin, nag-PM sa amin, pero si Jack po ang nakatugon doon sa chat ng ati Gloria. Nag-pray sila. Ako po ay nasa Payapa po that time. At nag-pray sila, kumalma. Eh, hindi naman pala totoo na wasak daw yung tricycle, wasak na wasak daw, tapos merong naputulan na bahagi sa kamay or what. Hindi po nangyari, sabi ni Ate Gloria. At sa kabila noon, ang taong ito ay nagpapasalamat sapagkat ganun na lamang. Ganun na lamang, walang buhay na nawala or... Tapos yung ang usapan nila, ayusin muna nila sa barangay bago dalhin sa pulis. Nung ipinagamot na po nila Jomel yung na-aksidente doon sa isang side, sabi ng magulang yata o ng matanda, wag nang magpunta ng barangay. Total naman pinagamot na sila. Nagkaigi na po sila doon. Lubos ang pasasalamat ng Ate Gloria sapagkat sa kabila pa rin ng mga pangyayaring iyon, ang Diyos ay patuloy na kumikilos sa kanila. Minsan po, pag nakita natin agad yung iyon yung pangyayari, hindi natin nakita yung iba pang mga ginawa ng Diyos, matatabunan tayo ng aksidenteng iyon. Pero mas tiningnan ni Ate Gloria, sa kabila ng mga pangyayaring iyon, hindi na humantong sa barangayan, hindi na humantong sa babayaran pa ng napakalaki para doon sa danyos, etc. Hindi na po. Mas nakita po nila sa kabila noon ang Diyos ay kumikilos sapagkat may mga nananalangin para sa kanila. Kayo po, mga kapatid, naging bahagi kayo ng mga pananalangin para kay Ate Gloria. Salamat sa inyo. May mga pagkakataon, may post tayo, isama natin sa prayer ang kapatid na ito. Kagabi, nakumusta ko po ang Ate Ika. Yung 3 days na meron siyang karamdaman, mas okay na po siya kagabi. Pero ito pong medyo mataas yung lagnat ni Kakiro, 39.2 kagabi. At patuloy po natin na ipag-pray ang family ni Ate Ika, si Mo, tsaka si Kakiro sa kanilang kalusugan, lalo na yung lagnat, yung trangkaso na kanila pong nararanasan. Okay, ang daming nagagawa ng panalangin mo. Ang daming pwedeng gawin ng panalangin mo, kapatid. Kaya huwag kang magsasawa. Huwag kang magsasawa. At pang-apat, sila'y mga mang-aawit na naglilingkod sa Diyos. Maaring ikaw ay umaawit pero hindi ka naglilingkod sa Diyos. Pero kailangan natin, mga kapatid, mang-aawit na naglilingkod sa Diyos. Ang pagtayo po dito sa harapan bilang miyembro ng praise team ay hindi rin po ganun kadali. At sa kanilang mga pagpapractice, pag-aaral ng mga line-up nila, sa panahon ng pag-aawitan po natin, ang goal nila, mabigyan ng karangalan ng Panginoon at tayo po ay madala sa presensya ng ating Panginoon. Pero kung ang praise team ay nagkakagulo sila at magpapatuloy na walang unawaan,
hindi ho tayo kayang dalhin sa presensya ng Panginoon sapagkat hindi siya malulugod. Patuloy na ipanalangin din po natin ang bumubuo ng praise team na sila ay maging instrumento na dalhin tayo sa presensya ng ating Panginoon sa pamamagitan ng atin pong pag-aawitan. Kaya po mga kapatid, yung pag-awit natin sa Panginoon during our praise and worship to God, seryosohin din po natin. Ang mga kapatiran na nag-effort para ma-present ang lahat, ang pinaka-the best na paglilingkod sa pamamagitan ng pag-aawitan, baka ang ginagawa natin sa likuran, meron tayong kanya-kanyang agenda. Yung mga nasa unahan ay buong lakas na kanilang ibinibigay yung best nila ng paglilingkod sa ating Panginoon. Pero baka naman, baka lang po ah, baka ang ginagawa natin, dahil hindi tayo nakikita, dahil tayo ay nasa likuran, kung ano-ano ang ating ginagawa. Huwag naman sana, mga kapatid, na ito ang ating makagisnan. Huwag na mangyari sa atin. Corporate worship ang ating ginagawa kabilang ka sa pagsamba sa tunay na Diyos. Yung best na pwede po nating gawin na paglilingkod at pagsamba sa atin ng Panginoon, gawin natin. Sapagkat hindi tayo sa mga praise team naglilingkod. Hindi tayo sa mga praise team na baka makita ako ng song leader at ako ay mabanggit. Hindi sila ang ating pinaglilingkuran. Hindi sila ang ginagawan natin ng pag-awit, pagsayaw, pagpalakpak. Hindi sila. Kundi ang Diyos ang siyang nakakita sa lahat ng ating pong mga ginagawa. Kaya po mga kapatid, yung lahat ng pag-aawitan na ating pong ginagawa, patuloy na maging seryoso tayo sa ganoong kalalagayan. Awitan natin ang Diyos na buhay, sambahin natin siya sa pamamagitan ng ating pagpupuri, wagas na pagpupuri at paglilingkod sa atin ng Panginoon. Ang ating pong challenge, ang mga taga-Israelita, tinanggap nila yung challenge. Nagboluntaryo sila, nanalangin sila, umawit sila, kusang loob na nagtrabaho para sa kaluguran ng atin ng Panginoon. Hindi po natin alam, hindi ko alam, mga kapatid. Ang tanong na ito ay ating tatanggapin. Will you accept the challenge na magboluntaryo tayo, na gawin natin ang lahat para sa kaluwalhatian ng atin ng Panginoon? Sa praise team, ginagawa ang lahat ng lahat para mabigay mo ang best mo para sa Panginoon at sa araw ng Linggo, meron kang best na paglilingkod na gagawin. Will you accept the challenge na, Lord, narito ako, magbo-voluntaryo para sa pananalangin, para umawit sa iyo, para sa pagtatrabaho sa iglesyang ito, tulungan mo ako. So mga kapatid, sa lahat ng atin pong ginagawa, tignan po natin ang atin pong sarili. Kung tatanggapin natin ang challenge, salamat kapatid. Pero kung hindi po natin tatanggapin yung challenge, kailan? Kailan po natin tatanggapin ang challenge na, Lord, I am willing to volunteer kung ano yung pangangailangan ng iglesia. Willing ako, Panginoon, na makapanalangin sa lahat ng mga kapatiran. Willing ako, Panginoon, na sa panahon ng pagsamba, aawitan kita ng buong lakas at nais na maitaas ang iyo pong pangalan. Mga kapatid, tulungan nawa tayo ng Panginoon na sa lahat ng ating mga paglilingkod na ginagawa,
makita ang ating puso na na-enjoy natin yung lahat ng paglilingkod para sa Panginoon. Tulungan tayo ng Panginoon. Father God, salamat sa iyong mga salita na aming pong pinagbulay-bulayan. Amin po na hiniling Panginoon sa iyo, maraming gawain para maitaas ang iyo pong pangalan. Lalo tigit ang paglalapit ng kaluluwa sa iyo, O Panginoon. Tulungan mo kami, samahan mo kami, patuloy na ibunsod mo ang bawat isa sa amin na maihatid ang mabuting balita sa lahat ng mga tao. Hiniling po namin sa iyo, Ama, na ang mga pagbabolontaryong ginagawa ng mga kapatiran, mag-ibayo pa ang lahat ng ito at lahat ng iyon, O Panginoon, gawin namin para sa kapurihan ng iyo pong pangalan. Hiniling po namin sa iyo, Ama, samahan mo kaming lagi. Na sa pagtanggap ng mga challenges sa aming pong buhay, alam namin na lagi kang nariyan para ibunsod kami sa pananagumpay. At ang katagumpayan ay tanging sa iyo lamang nanggagaling, O Panginoon. Salamat sa lahat-lahat ng mga paalaala mo sa bawat isa sa amin. Salamat sa mga pagtuturo mo, O Panginoon. Salamat sa iyo, O Panginoon. Sa iyo po namin binabalik ang lahat ng kapurihan sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Pala ng ano, 5-in-1. Ikot po. Yan, kami po ay may inihandang special number dahil po kanina napakinggan po namin yung mag-involve po tayo sa ating ministry. O, nakikinig ako sa ano, ako nagkakontrol eh. Sabi po doon, ang ginagampanan po nating ministeryo ay dapat po natin ang balibago ay mas madami po pong mag-involve. Yan. Patuloy na lalapit po sa Panginoon, patuloy na ibibigay yung ating talent para sa Panginoon. At kagaya po ng aawitin namin ngayon, sabi po dito, ilagak at ilapit. Yan, panigurado yung mga old po nating praise and worship team member ay pamilya na pamilyar sa ating kanta. Check. At, sino po ba? Yan, hindi. Yun po, naniniwala po ako na ang bawat isa po sa atin ay patuloy nananaisin na mag-involve pa sa ministeryo para po sa ikalalago ng ating buhay espiritual. Yan, sabi po sa aming kanta, ilagak at ilapit. Yan, kung alam niyo po ang awit, pwede po kayong sumabay sa amin. Okay, sarap umawit sa ating Diyos na hari sa sangkalangitan. Siya'y madaling lapitan kung walang pag-aalangan nating paglapit sa panalangin. Isa lang ang nagudyok sa atin sa paglilingkod, pagkat binigyan niya tayo ng pag-ibig. Ilagak at ilapit ang ating mga hiling sa Diyos, at ang ating pag-ibig naway di maglalaho sa kanyang paningin. Humayo at mag-akay ng kaluluwa para sa kanya, pagkat karapat dapat siyang paglingkuran nang walang hanggan. Ang nasa aking isip ang umawit at magpuri sa kanyang kadakilaan. Panalangin ay pakinggan, O Diyos, kami yung mga hinirang at binigyan ng kaligtasan.
Isa lang ang nag-udyok sa atin sa paglilingkod, pagkat binigyan niya tayo ng pag-ibig. Ilagak at ilapit ang ating mga hiling sa Diyos at ang ating pag-ibig na wal di maglalaho sa kanyang paningin. Humayo at mag-akay ng kaluluwa para sa kanya, pagkat karapat dapat siyang paglingkuran nang walang hanggan. Ating mga hiling sa Diyos at ang pag-ibig na nawalan di maglalaho sa kanyang paningin. Humayo at mag-akay ng kaluluwa para sa kanya, pagkat karapat dapat siyang paglingkuran nang walang hanggan. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hello. Salamat po sa special number. Kayo po ba ay na-challenge sa ating mensahe na napakinggan sa umagang ito? Yan, bago po ako mag-pray, may talata po akong babasahin sa inyo. Sabi po sa ikalawang Korinto 9:6-7, tandaan ninyo ito, ang naghahasik ng kakaunti ay mag-aani ng kakaunti, at ang naghahasik naman ng marami ay mag-aani ng marami. 7, ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob, at di napipilitan lamang, sapagkat ang ibig ng Diyos ay kusang pagkakaloob. Sabi po dun sa binasa nating verse na ang nais po ng Diyos sa ating pagkakaloob ay kusa, bukal sa ating kalooban, hindi napipilitan lamang. Yung pagbibigay po natin sa Panginoon, hindi po tayo nanghihinayang sa halaga na atin pong ibibigay. So tayo po ay manalangin sa umagang ito. Panginoon, sa umagang ito, patuloy po kami na nagtataas ng pagpupuri, pasasalamat, pagdakila. Salamat, Panginoon, sa iyong mga salita na aming napag-aralan sa umagang ito. Nawa, Lord God, ang mga salitang ito ay hindi lamang nga po namin napakinggan, kundi may apply po namin ito sa aming pang-araw-araw na buhay. Panginoon, sa umagang ito, sa aming pong pagkakaloob ng aming mga ikapo at handog, pagpalain mo, Panginoon, ang mga kaloob na ito upang magamit, Panginoon, sa mga pangangailangan dito sa iyong iglesia at lalong higit, Lord God, dun sa ikadadakila ng iyong pangalan. Pagpalain mo, Panginoon, ang bawat isa, kanilang mga trabaho, mga hanap buhay, lahat ng uri, Panginoon, ng pinagkakakitaan kayo po, Panginoon, na magpala. Patuloy na maranasan ng bawat isa yung masaganang pagpapala na nagmumula sa iyo. Pagkalooban niyo, Panginoon, ang bawat isa sa amin ng kalakasan ng pangangatawan na magagamit namin, Panginoon, sa aming pang-araw-araw na hanap buhay, Panginoon. Pagkalooban mo kami, Panginoon, ng strength, yung pag-iingat mo, Panginoon, sa bawat araw patuloy naming maranasan, Panginoon. Lord God, pagpalain niyo nga po ang mga ikapo at handog na ipagkakaloob, Panginoon, ng bawat isa sa umagang ito. At sabi mo nga po, Panginoon, sa iyong salita na ang nais mo, Panginoon, ay makita mo sa bawat isa sa amin na kami ay kusang nagkakaloob, may kagalakan sa puso at hindi napipilitan lamang. Panginoon, kayo po ang magpala sa buhay ng bawat isa. Kayo po ang mag-bless sa bawat pamilya, Panginoon. Patuloy na maranasan na Iglesia ng Balibago, Panginoon,
ang pagpapala, ang masaganang pagpapala na nagmumula sa iyo, O God. Lord God, sa umagang ito, sa iyo ko po ibinabalik ang papuri, ang pasasalamat. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Atin pong inaanyayahan na mga kapatid po natin na katuwang sa pagsasagawa ng banal na hapunan. Mga kapatid, ang Panginoong Hesus kasama ng kanyang mga alagad ay nagdaos ng huling hapunan at iniutos na ating ganapin bilang pag-alaala sa kanyang napakahalagang kamatayan sa krus hanggang sa muli niyang pagbabalik. Noon hanggang ngayon, ang utos na ito ay nananatili at umaasa ang Panginoon na ito'y ating isasagawa alang-alang sa kanyang kapurihan at sa ating taos-pusong pagsunod. Sinasabi po sa 1 Corinto chapter 11, 23 hanggang 29, ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Hesus noong gabing siya ipagkanulo ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat, pinagpira-piraso ito at sinabi, ito ang aking katawan na iniandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Gayun din naman, matapos maghapunan ay inawakan niya ang saro at sinabi, ang sarong ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing inumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa sarong ito, ay ipinahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya. Ang sino mang kumakain ng tinapay at umiinom sa sarong ng Panginoon, nang di nararapat, ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya dapat siyasatin ng tao ang kanyang sarili bago kumain ng tinapay at uminom sa saro, sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom ng hindi pinapahalagahan, ang katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili. Kaya po, sa oras pong ito, mga kapatid, ayon dun po sa talata, ang banal na hapunan, ito po ay panahon o oras ng ating pag-aalaala sa natapos na gawain ng ating Panginoong Hesukristo. Ito rin po yung panahon na nagkakaroon tayo ng reflection, rejoicing, na hindi po nanatiling patay ang ating Panginoong Hesukristo. At dahil po doon, mayroong pag-asa ang mga mananampalataya, lalo na sa kanyang piling. Ang diwa ng ating pagdaraos ng pag-alaala ng hapunan ng Panginoon ay napakahalaga. Sinasabi ng mga talata kung ano ang layunin ng ating pagtanggap ng mga sangkap. Ang tinapay na siyang simbolo ng katawan ng ating Panginoong Hesukristo, ang katas ng ubas na siyang kumakatawan o sumisimbolo ng kanyang dugo. Sinasabi ng mga talata, sa tuwing tayo'y makikibahagi sa dulang, ay ipinapahayag nating lahat
na tunay ngang si Jesus ay namatay sa krus para matubos tayo sa lahat ng ating mga kasalanan. Kasabay ng ating pagpapahayag na si Jesus ay namatay para sa atin, gayon din naman, sa pagtanggap natin ng mga sangkap, ay pinapahayag natin na siya'y muling babalik at tayong mga tinubos niya ay makakasama niya magpa sa walang hanggan. Napakasarap po na alalahanin ang natapos na gawain ng Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo, dakilang pagmamahal sa bawat isa sa atin. Subalit, bago po tayo dumulog sa dulang, ay pinapalalahanan ang bawat isa sa atin na magsuri ng atin pong sarili kung karapat-dapat niyang makibahagi tayo sa hapunan ng Panginoon. Ang pagsusuri ay nangangahulugan ng mataimtim na pagsisiyasat kung atin niyang sinasampalatayanan ang kamatayan ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Ito rin ay nangangahulugan ng pagsisiyasat sa ating mga sarili kung mayroong anumang kasalanan na nagawa o iniingatan sa ating mga puso. Mga minamahal, hindi nais ng Diyos na tayo ay lumapit sa Kanyang dulang ng walang malalim na pagpapahalaga sa diwa ng hapunan ng Panginoon. Sa atin hong pagtanggap ng banal na hapunan o ng elemento ng banal na hapunan, iyong siyasatin ang iyong sarili. Kausapin mo ang Diyos, manalangin ka, at humingi ng kapatawaran kung sakaling meron man tayong iniingatan, meron man tayong nagawa, nasabi, o naisip na uri ng kasalanan. Magkaroon no tayo ng personal na pananalangin. Diyos amang makapangyarihan sa lahat, kinikilala po namin ang kahalagahan ng huling hapunan na isinagawa ng aming Panginoong Jesus. Nagpapasalamat po kami sa karapatan at pagkakataon upang makibahagi sa pagtanggap ng mga sangkap na ito kasabay ng aming pamuling pagpapahayag ng pagtitiwala sa iyo bilang Panginoon at tagapagligtas ng aming pong buhay. Papasalamat po kami sa mga elemento ng banal na hapunan, ang tinapay na sumisimbolo ng iyong katawan, ang katas ng ubas na sumisimbolo ng iyo pong dugo. Gawin mo na maging pagpapala ang lahat ng ito sa bawat isa sa amin. At makibahagi kami, Panginoon, sa dulang na iyo pong isinakripisyo, o Panginoon. Salamat sa kapatawaran na amin pong natanggap at maging karapat-dapat nawa ang bawat isa sa amin na tumanggap ng mga elemento ng iyong banal na hapunan. Sa pangalan ni Kristo Jesus, Amen. Ang mga kalalakian, kababaihan, kabataan, teens, pwede po kayo na tumanggap ng banal na hapunan.
kapatid. Noong gabing si Jesus ay ipagkanulo ay dumampot ng tinapay. Nagpasalamat at pinagpirapiraso ito at sinabi, "Ito ang aking katawan ay niyandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin." Sabay-sabay po natin natanggapin at kanin ang simbolo ng katawan ng ating Panginoong Jesus. Gayun din naman, matapos magapunan ay inawakan niya ang saro at sinabi, "Ang sarong ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing inumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin." Sabay-sabay po natin na tanggapin at inumin ang katas ng ubas na kumakatawan sa dugo ng ating Panginoong Jesus. Maraming salamat, O Diyos, sa iyong dakilang pagmamahal at sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo, ang pananampalataya na ibinigay sa bawat isa sa amin. Salamat, O Diyos. Makapagpatuloy nawa kami na mga paglilingkod sa iyo, O Panginoon, yamang aming laging naalaala ang natapos mong gawain sa krus ng Kalbaryo. Salamat sa iyo, Panginoon. Karapat-dapat na ikaw ay sambahin sa Espiritu at katotohanan. Dalangin namin lahat ng ito sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Ilan sa mga pahayag, pwede na pong makaupo. Yan. Welcome po sa ating mga nagagandahang bisita. Oh, ang Atireya. Sa Atireya ako nakatingin. Hindi. Kay ate, ano pong pangalan nun, pastor? Si ate, yung nakadilaw? Ah, si ate Shane, kaklase ni na ate Rochelle. Welcome po. Welcome po sa IRM Ministries Balibago. Yan, nakikita niyo po ba yung ano ko? Yung PowerPoint na gawa ko. Yan, ito po ay pag-welcome para sa ating Grandparents Day na gaganapin ngayong September. Oy, nag-expect ang mga lola. Mga lola. Yan. Okay, September. Ano pong basa dyan? MMXX at saka II. 2022 announcements. Meron po tayong LCC meeting mamayang 1 p.m. rain or shine. Family altar po, ito po ay every Monday and Saturday 7 p.m. through Google Meet, pero sa September 5 po ay 5:30 po tayo dahil meron daw pong meeting sina pastor ng alas 7. 5:30 p.m. po tayo sa Monday. At Mission in Tui, every Tuesday for, to be announced na lang po ito kung okay na po yung daan nila. Yan. Prayer meeting, Tuesday, September 6, 5:30 p.m. through Google Meet. Ang presider po natin, ang Mama Carol, ang opening prayer, si Ma'am Sheila, at ang speaker po ay si Pastor Nelvin Tabao. At patuloy pa rin po ang YMO Friday. Yan. Nung Friday po, na-miss po namin ang YMO Friday. At syempre, as usual, may iyakan session. Dito po ay tuwing 7:30 to 9 p.m. through Google Meet. At September 10 to 11 cleaners, kami po yan, Bautista, Cupo, Custodio C, and Ilibonga family. At sa Sunday po, September 11, 8 a.m. pa rin po tayo, face-to-face and online. Ang ating pong opening prayer, ang Lula Nita. Ang offertory prayer, si Ate Sarah Joy. At ang speaker po ay si Jack LB. At ilan po sa mga announcement ng LAM.
Letter G, letter H, hindi po, letter G, arts, music, and multimedia. Meron po tayong ministry opportunity at nangangailangan po ng additional members ang ating praise and worship, ay ang LAMP. Ilan po dito ay vocalist, instrumentalist, dancers, soundman at saka sa multimedia. At ang isa po sa requirement muna sa ngayon is yung willing pong umattend weekly ng mga preparations, yan, mga practice, yun po. At makipag-ugnayan lang po kay Kuya Osep kung sino po yung willing na mag-join sa ating LAMP. Yan. At ang ating pong one-time members pledge for mission, ito po ay September na po ngayon, di ba? Next month na po yung deadline nito at meron na pong may nag-abot sa akin. Yan. So, 30, mamimili po tayo ng 30 pesos, 300, 3,000, 30,000, 300,000, and 3 million. Yan, ito po ay para sa mission. Ang kabuuan pong halaga ay hahatiin ng 75% tsaka 25%. Ang 75 po mag-i-stay dito sa atin at ang 25% po ay para sa national. At ang savings po natin, next muna, savings po natin sa, ay, labo pa. Yan, ang savings po natin, last week po ay may kapatid po na nagbigay ng malaki-laking halaga. Kaya umabot na po tayo ng savings natin na 12,465. Para po ito sa ating pearl anniversary next year. Yan, para daw po hindi na tayo naka-styro, baka ano, unli na. Yan, at ito po yung mga nag-birthday noong September 2 si Ate Tin. September 3 po ang Kuya Osep at advance happy birthday po kay Ate Arlene Barion sa September 6. Yan po, at sa mga prayer request po ay sa atin lang po itong group chat. Thank you po. Thank you sa effort ng ating programmer at napaka presentable ng mga ginawa. Dahil buwan ngayon ng mga lolo at lola at ang tema ay lolo at lola, kaya po ang picture ay lolo at lola din. Yun. Salamat kay Ate Iya. Tayo pong lahat ay tumayo. Ate pong awitin ang doxaloya. Ang aming pasasalamat, Panginoon, sa iyo pong pagsama, sa aming pong pagsamba. Ang mga kapatiran na nasa online, hiniling po namin sa iyo ang lubos na pangunguna mo sa kanila pong buhay, o Panginoon, at sa kanila pong mga pagtatrabaho na ginagawa, lubos na mga pag-iingat, pagpapala, ang siyang maranasan ng mga kapatiran po. Mga kapatiran na nasa ibayong dagat, naasahan po namin, Panginoon, ang iyo pong pagkilos, Panginoon, sa kanila pong buhay. Tulungan mo sila, o Panginoon, maging ang kanila pong pamilya na pansamantala ay iniwan dito sa Pilipinas para po sa kanilang pagtatrabaho po, o Panginoon. Ang panalangin po namin, Panginoon, sa iyo, ang buong sambahayan ni Ate Ika sa kanila pong karamdaman, o Panginoon, kinikilala po namin na ikaw na siyang makapangyarihan sa lahat, ikaw na siyang manggagamot, ipagkaloob at iparanas mo, Panginoon, kila Ate Ika, kay mo, maging kay Kakiro, o Panginoon, ang iba yung kagalingan na nagbumula lamang, Panginoon, sa iyo. Amin po na hinihiling din, Panginoon, na nawa po ang lagnat ni Kakiro at ni mo ay magsubside
hanggang sa makaranas nga po ng kagalingan na nagmumula po, Panginoon, sa iyo. Idinadalangin din namin sa iyo, Panginoon, ang Kuya Bernie, ang pananakit ng kanya pong kaliwang tuhod, Panginoon. Tulungan mo ang kapatid namin ito, Panginoon, na maranasan po niya ang kapangyarihan na nagmumula, Panginoon, sa iyo. At anuman ang pinagmumulan, Panginoon, ng pananakit ng kanya pong tuhod, Panginoon, samahan mo at tulungan na makaranas ng kagalingan, o Panginoon. Father God, dalangin din namin, Panginoon, sa iyo ang mga kapatiran namin na nasa iba't ibang lugarin ng aming pong bansa, especially ang nasa norte, na karamihan sa kanila ay apektado ng nagdaang bagyong Gardo at bagyong Henry. Hiniling po namin, Panginoon, sa iyo ang lubos na pagsama mo at pagtugon sa kanila pong mga pangangailangan at iligtas, Panginoon, sa kapahamakan na pwede pong mangyari, Panginoon, sa kanila. Hiniling din namin sa iyo, Panginoon, na nawa po ang aming pong bansa ay maranasan ang pagkakaisa, pag-unlad ng aming pong ekonomiya. Pangunahan mo po ang aming pong Pangulo, ang President Bongbong Marcos, o Panginoon. Dalangin din namin sa iyo, Panginoon, ang mga kapatiran na sa kanila pong mga pagtatrabaho dito sa Pinas, iba yung kalakasan ang siyang ipagkalob mo, Panginoon, sa kanila. Ang mga proyekto ng iglesyang ito, o Panginoon, salamat sa provision mo, o Panginoon. Salamat sa patuloy na pagtugon mo sa aming pong mga panalangin, o Panginoon. Salamat sa lahat-lahat na mga pagpapala na ikaw ang siyang nagkakaloob, o Panginoon. Father God, dinadalangin din namin, Panginoon, sa iyo ang mga kapatiran na meron pong ubo, sipon. Panginoon, marahil sa panahon na aming pong nararanasan, makaranas nawa ang mga kapatiran ng kagalingan na nagmumula po, Panginoon, sa iyo. Dalangin din namin sa iyo, o Panginoon, na nawa po ang kalusugan ng aming pong pangangatawan ay hindi mapanghina dahil dun sa karamdaman, o Panginoon. Bagkus pagkalooban mo ng ibayo pang kalakasan sa bawat araw. Ang mga kapatiran na muling magtatrabaho, Panginoon, bukas, patuloy na isustain mo ang kalakasan, ang wisdom upang sa kanilang pagtatrabaho, patuloy na makita ang mga pagkilos na ginagawa mo sa kanila pong buhay. Dalangin din namin sa iyo, Panginoon, ang mga kapatiran na nag-aaral, iba yung karunungan ang siyang ipagkaloob mo, Panginoon, sa kanila at mag-excel sa larangan ng pag-aaral po, o Panginoon, na ikaw ang siyang napararangalan. Ang mga kapatiran na naghahanap po ng trabaho, maranasan nila na ang trabahong iyon na ipagkakaloob mo ay hindi po mapabayaan ang kanila pong relasyon, Panginoon, sa iyo. At patuloy pa na lumalim sa pagkakilala sa iyo, o Panginoon. Father God, salamat sa lahat-lahat ng mga pagpapala na iyo pong ipinagkakatiwala sa iyo pong mga anak. At nawa po ang bawat miyembro ng aming pong pamilya, ikaw nawa ang siyang patuloy na maghari, o Panginoon, at laging parangalan ang iyo pong pangalan. Salamat sa iyo, o Diyos. Lord, ang mga kapatiran din na mga naka-online, hiniling po namin sa iyo ang katugunan sa kanilang mga panalangin, kalusugan, espiritual na kalalagayan, physical na pangangatawan, at sa lahat pa na aspeto ng kanila pong buhay, maranasan nila ang mga pagpapala na nagmumula po, Panginoon, sa iyo. Salamat, O Diyos. Salamat. Maraming salamat. Karapat dapat na ibalik sa iyo ang lahat ng kapurihan, O Panginoon. Father God, sa pagtataas ng kamay ng iyo pong lingkod, idaloy mo sa amin ang iyong mayamang pagpapala at benediksyon. Mga kapatid, sumainyo ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang hindi nagmamalim na pag-ibig ng Diyos Amang nasa langit at ang pakikipisa ng Santong Espiritu, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa bawat isa, God bless po, Sunday School.